Naging issue ito dahil hindi po ito pinayagan ng ating Pangulo. Bagkus, ang Pangulo natin ay nag-utos ng pag-create ng isang importation plan. Ito po ay ginagawa ngayong isang issue. Ika nga nila, parang ang lumalabas ay si Executive Secretary pa ang nag-issue ng importation order. Magkaiba po yon. Ang importation plan po ay precursor yan bago po magtalaga ang Sugar Regulatory Board ng isang resolusyon. So, importation plan, dun sa importation plan, nilalagay po natin yung feasibility ng pag-import, yung justification ng importation na yon, kung kailan yung importation, kung magkano, how much is going to be imported, at kung saan ito bibilin. So, lahat yan we take into consideration. Wala pong kinalaman si ES dun sa importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Hindi po siya nag-utos ng pag-convene nito. In fact, nung nalaman niya na nag-convene at nag-issue ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa Pangulo. At right there and then, gusto niya sana ay ipatawag at resolbahin yung issue. Fair ang presidente natin, binigyan pa sila ng due process. Kahit nakikita na natin na illegal yung resolution na nilabas. So, saan kaya nang gagaling itong mga issue na to? No? Saan kaya nang gagaling yung dinidikit nila yung pangalan ni ES? Ang maliwanag lang sa atin ngayon, ito, simple lang. Walang kinalaman si ES sa importation, nag-issue siya ng direktiba na gumawa ng importation plan. Okay? Saan ang galing yung importation plan? Aba, edi sa Pangulo din natin, inutusan niya si ES na magdirekta ng importation plan para makita, ulitin natin, feasibility ng importation. Kailan mag-i-import? Bakit mahalaga yung kailan? Kasi kapag meron ng harvest, hindi tayo pwedeng mag-import dahil babagsak yung presyo at malulugi yung mga farmers natin. So, kailan, magkano, at kanino natin bibilin, lahat po yan ay lalabas sa importation plan. Ngayon, maaari rin sa importation plan sabihin na hindi pa ngayon mag-i-import. Pwede rin makailagay doon na hindi feasible mag-import ngayon. Sa madaling sabi, ang importation plan ay hindi importation order. Okay? Magkaiba po yun. Okay? Tignan natin po yung mga tanong ninyo. Oh, nami-miss ko din kayo. Sandali. Mukhang may nangyayaring demolition job kay ES Vic, sabi ni Ernia Kakanindin. Mukhang ang ganun. Parang ang layo-layo naman kasi nung sinasabi nila na si ES Vic pang ano, responsable para sa importation. Malayo po sa bituka, hindi po yan ang nangyari. And as a matter of fact, si ES nga po ang nakadiskubre at siya po ang naghatid ng balita sa ating Pangulo. Kaliwanagan lang po tayo ha, he had nothing to do with this. Ngayon, may nagsasabi dyan na may lumabas na order na itinatalaga daw ni Executive Secretary si Undersecretary Sebastian bilang isa sa mga maaaring pumirma doon sa Department of Agriculture on behalf of the Secretary, ating Pangulo. Walang nakalagay po doon kung titignan nyo na maigi na may authorization si Undersecretary Sebastian mag-convene ng Sugar Regulatory Board. Wala rin pong nakalagay doon na maaari siyang pumirma on behalf of the President nang walang pahintulot nito. So, magkaliwanagan lang uli tayo. Wala pong kinalaman si ES doon sa pag-convene ng Sugar Regulatory Board at pag-issue ng resolution. Ito po yung illegal acts. Hindi po illegal yung magpagawa ng importation plan. In fact, kailangan ng importation plan para makilatis natin yung pinupush nila na dapat daw mag-import ng asukal. So, ulitin po natin ha, hindi pwede mag-import ng asukal kung walang importation plan. Pero kung walang importation plan, hindi rin po natin makikita yung feasibility nun kung kailan dapat ini-import
At kung pwede na lang i-junk yung idea na mag-i-import pa tayo. O sabi ni Techie Lilangan, yes, clear pa at makikita ng mga reporter na paulit-ulit yung tanong. Huwag niyo nang awayin yung mga reporter, kayo naman, naghahanap buhay yun. Magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Ma'am Urbas Julita, magandang gabi din. Okay. Yun nga, tinatanong ni Melrado Doruelo, may post daw si Mark Lopez, totoo po bang sangkot si Yes Vic Rodriguez? Ako po nagsasabi, wala pong kinalaman si Executive Secretary Vic Rodriguez dun sa pag-angkat ng asukal. And on the contrary, siya nga po ang nagsabi sa Pangulo kung ano ang pangyayari dun sa Sugar Regulatory Board. O, tingnan natin yung ibang mga ginagawang issue dito. May naglabas daw ng picture na nandun si Undersecretary Sebastian sa Malacanang. Natural, matapos nilang i-convene yung Sugar Regulatory Board at nag-issue ng resolution, idin pumunta si Undersecretary dun sa Malacanang, siguro in the hopes na maiharap na sa Presidente itong done deal na ito. Hintay po natin yung resulta ng investigasyon. Gayunpaman, ang balita natin ngayon, at confirmed na po ito, di nyo na po kailangan pagtanong pa. Nag-resign po o nagbigay po ng letter of resignation si Undersecretary Leocardio Sebastian. Sa kanyang liham, nakalagay po doon na inaamin niya na nag-convene siya ng Sugar Regulatory Board, inaamin niya na pumirma siya at ang ilang mga kasamahan doon sa board ng resolusyon. At inaamin niya na walang pahintulot ito ng ating Pangulo. So, tingnan po natin kung ano pa yung mga tanong ninyo. Sabi ni G. Ross, basta kami naniniwala sa paninindigan ni PBBM that he is all for the good of the country and for his people. Opo, at bahagi po ng aming trabaho, naliwanagin yung mga impormasyon na nilalabas natin at saka yung mga ginagawa ng ating gobyerno. Isa na nga po doon, itong nahuli natin na yung issuance ng illegal na resolusyon ng Sugar Regulatory Board. So maraming salamat. Sa uulitin, good night.